What's up? So this is my pasta salad again. It's my dinner. And well, ang plano ko sana fruit and veggie salad. Kaya lang may humabol ng order ng mango. So okay, binigay ko na lang. So pasta salad na lang ako. Sayang din naman yung kita. Lalo na I lost mga 900 pesos noong nakaraan dahil nagkamali ako ng bayad sa sinakyan ko pa uwi. So yun. So todo-todo benta muna tayo. Kaya okay na. Binigay ko na yung mango. Ito na lang muna sa akin. Anyway, so pasta salad. So alam niyo na to. This is dressed macaroni salad, elbow macaroni, and then pipino, cucumber, ganyan. And pineapple, lettuce, tapos cheese, ayan. So cheese and carrots. Actually, kulang na nga ako ng carrots eh, kasi nga nabigay ko na sa iba. So dapat yan 50 grams or 25 grams yata, pero ito less than 25 grams na lang to. And tomatoes, ayan. So ayan, so ito actually meron siyang kasamang, ito talaga yung dressing niya, na kasi ito, itong dressing na to, it's different. So ito yung magko-complete ng lasa niya. So this is the this is my no bagoong, or the Caesar with honey and mustard dressing. So ito, kailangan talaga itong haluin. Hindi pwedeng, well, pwede naman. Yung iba naman, hindi nila hinahalo. Pero that's fine. That's also the reason why, sabi ko, kasi nagagawin ko na nga ito. Kasi yung iba, kala nila extra dressing lang to. No, hindi. This is the final touch, kumbaga. So, ganyan siya kinakain. So, kailangan mo talagang ilagay itong dressing na to. Lagay ko na nga. Ito actually, as much as I want to have na mas marami pang macaroni, hindi na pwede kasi mataas ang calories ng pasta. So, dahil malakas ako kumain, ang ginawa ko na lang ay lagdagan ko dala ng veggies tsaka ibang ingredients na low calorie. So, syempre di ko gagamitin to. Props lang to. Pero maganda siya, di ba? Dito tayo sa kutsarati nito. Ayan, so, marami siyang cheese actually. Masarap siya pag mas maraming cheese. So, ayan. And yung onion. Actually, konti na lang yung onion ko. Kasi maliit na lang yung natirang onion sa akin eh. But that's fine. So, mababa ang calories ng mga fruits and veggies. Lalo na ng pipino, ng lettuce, ganyan, carrots, ayan, tomatoes. Mababa yung calories nila. So, sila yung ginawa kong pamparami. And it adds flavor. Lalo na yung red onion. Sobrang nagko-complement yung flavor niya sa mga salads. So, ayan. So, pag nahalo mo na siya na maigi, saka mo siya kainin. Kasi, ang naging problem ko dati, dahil matakaw nga ako, malakas ako kumain. Kulang sa akin yung mga yung mga diet foods. So pag kinukontian ko yung servings ng mga pagkain, kinakapos, nagugutom pa rin ako. So sabi ko, hindi naman pwedeng hindi ako satisfied sa mga ginagawa ko sa kinakain ko, kasi hindi ako magiging happy, hindi magiging sustainable yung fitness life ko. So ang ginawa ko, I looked for ingredients na mababa sa calories. At yun yung hinahalo ko sa mga high calories na pagkain na gusto ko. Halimbawa, fried chicken, ganyan. Pero, hindi mo na umilig sa mga fried talaga. Hindi ako umilig sa masyadong mga crispy. Which is an advantage. Mas mahilig ako sa grilled. So, kaya yun, naging mas madali siya sa akin. So, ginawa ko, dinadamihan ko ng low calorie food. Hinahaluan ko na lang ng mga high calorie food, pampalasa, pampasarap, ganun. Tapos, yung mga hindi ko gustong vegetable, kahit na low calorie siya, dahil di ko siya gusto, di ko siya kinakain kasi
it would not make me happy. Pag hindi ka happy sa diet mo, kahit effective yan, hindi siya magiging sustainable sa'yo. That's the reason why some people, nag-cheat meal sila or nag-cheat day sila kasi sobrang deprived sila. So technically, hindi sustainable yung diet mo kasi kaya mo nga binibreak yung diet mo, kaya ka nga nag-cheat meal eh, kasi hindi siya sustainable, hindi mo siya kayang sustain, which I don't like. Kasi gusto ko yung kaya ko i-sustain para maging lifestyle ko na talaga siya. Whatever happens, madali na sa akin. Parang imposible na or bihira na akong tumaba unless I let myself, kagaya nung December, because of a lot of freebies from Starbucks na minsan lang naman mangyari. So, okay lang. And I also know naman na mag-gym na ako this year. So, that's fine. Hinayaan ko na lang. Pero, ayun na nga, 2 months pa lang. Wala pang 2 months, medyo okay na ulit. So, ayan, fully dressed na siya. So, my food actually would help you if you want to lose weight kasi may calorie count siya. And most of the ingredients that I use, especially sa salad, are low calorie. And I usually consider the amount of calories in every serving. Like sa pasta ko, mga 500 to 600 siya. Kasi usually naman ang tao, you can eat mga 1.5, 1.6, 1.7 calories per day. So it's up to you kung paano mo siya hati-hatiin. So ako, I'd rather na kunin ko siya sa food kaysa kunin ko siya sa mga drinks. Kasi sa drinks, medyo mabilis tayong mag-gain ng calories sa drink kasi hindi natin napapansin na busog na tayo, na nakakarami na tayo ng calories kasi drink siya. Like pag food, sinasabi ng utak natin na busog na tayo. So that's why. So ayan. Ayun lang. Dami ko na nasabi pero I just wanna share na kailangan mo talagang haluin yung all the dressings dito sa pasta salad dito para talaga ma-enjoy mo siya. So yun na. I'm gonna eat. Bye-bye.